ang mauhawing palaka na si Tidalik. Noong unang panahon, sa isang napakalayong kagubatan, may isang maliit na palaka na nagngangalang Tidalik. Mahilig maglaro si Tidalik sa maaraw na panahon. Nakilala niya ang mga kaibigan sa tabi ng lawa at nagpaparamihan sila ng malulundagan na bulaklak ng lotus. Kokak! Kokak! Walo! Siyam! At sampu! Yay! Nakasampung talon ako! Ako ang panalo! Ako ang panalo! Ang galing mo, Tidalik! Nanalo ka na naman, Kokak! Napagod ang magkakaibigang palaka sa larong luksuhan, kaya nauhaw sila. Halika! Uminom tayo ng tubig, Kokak! Tumalon ang magkakaibigan sa isang malaking dahon at sabay-sabay na uminom ng tubig. Napakabilis ng pag-inom ni Tidalik na sinaway siya ng dalawang palaka. Tidalik, hinay lang. Lulobo ang tiyan mo niyan, Kokak. Pero uhaw na ako. Gusto kong uminom ng marami. Sa palagay ko, dapat tigilin natin siya, Kokak. Ilang sandali pa, tumigil na si Tidalik dahil lumaki ang tiyan niya sa dami ng nainom at dahil wala nang natirang tubig sa lawa na maiinom. Kokak! Ha? Maraming tubig dito kanina lang ah. Saan yun napunta? Kokak! Kokak! Ininom mo ng lahat, Tidalik! Kokak! Ano? Kokak! Kokak! Okay. Pero pakiramdam ko, hindi pa ako nakakainom ng tubig. Kokak! Natuyo na ang lawa. Paano gusto mo pa rin uminom ng tubig, Kokak? Saan pa ba ako makakahanap ng tubig sa kagubatang ito? Sabihin mo! Kokak! 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 May sapa doon sa likod ng mga higanting punong yun, no? Shh! Bakit mo sinabi yun? Paano kung tuyuin din niya ang sapa, Kokak? Kokak! Lumundag palayo sa mga kaibigan si Tidalik na may namamagang tiyan. Puno ng pagtataka, kaagad na pinuntahan ng dalawang palaka ang higanting hipopotamo. Ngunit dinat na nila itong nagpapahinga sa ilalim ng puno at ang kanyang alalay na soro ang nakabantay sa harapan niya. Kokak, kamusta Soro? Nais sana naming makausap ang higanting hipo. Natutulog siya ng mahimbing ngayon. Pero kailangan mo po siyang gisingin. Ano ba ang sasabihin niyo na mas mahalaga sa pagtulog niya, mga palaka? Kokak, wala nang oras. Bilisan mo. Kokak, kokak. Dahil kung hindi, mauubos ang tubig nating panginom at pangligo. Kokak! Nang makita ng Soro ang takot at pagmamadali ng palaka, ginising niya ang higanting hipo. Dinilat ng hipo ang mga mata niya at yumuko sa dalawang palaka. Kinuwento ng mga palaka kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay tumalon sila sa ulo ng higanting hipo. Hahanapin nila si Tidalik. Kung maubusan tayong lahat ng tubig, ito ay magiging sakuna para sa mga hayop. Samantala, narating ng empatsyong si Tidalik ang sapa. Ayan, may tubig. Masarap na tubig. Kokak! Isang kuneho ang pumunta sa gilid ng sapa para uminom ng tubig. Ngunit, binalaan siya ng palaka na si Tidalik. Kokak! Hoy, kuneho! Ang lahat ng tubig dito ay akin. Maghanap ka ng ibang maiinuman. Kokak! Pero, wala nang ibang maiinuman sa paligid, maski ang lawa ay natuyo. Ininom ng palaka ang lahat ng tubig sa sapa. Binaliwala niya ang sinabi ng kuneho.
Ngayon ay mas malaki na ang tiyan niya. Saan pa kaya ako makakahanap ng tubig? Nanlaki ang mga mata ng kuneho sa pagkagulat. Naubos mo ang tubig ng sapa bago pa man ako makahigop. Tapos kulang pa yun sa'yo? Siyempre. Koka, ininom ko ang lawa tapos ang sapa. Iinumin ko ang lahat ng tubig. Koka, koka, koka. Nagpatuloy si Tidalik sa paghahanap ng tubig sa kagubatan. Kahit palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Kung saan man siya nakakakita ng tubig, iniinom niya ito. Nagulat ang mga hayop sa kagubatan nang makita nila ang natuyong lawa at sapa na walang dumadaloy. Maski ang kwago ay hindi makahanap ng tubig o ang gasel. Sa wakas ay nakita ng higanteng hipo at mga palaka ang malungkot na kuneho na nakatayo sa gilid ng natuyot na sapa. Kuneho, may nakita ka bang palaka na sakim sa tubig? Oo, doon siya nagpunta. Maski ang naipon na ulan sa lupa ay iniinom niya. Nagmamadaling sinunda ng higanteng hipo ang dinaanan ni Tidalik at kasunod nila ang mga hayop sa kagubatan. Iinumin na sana ni Tidalik ang huling tubig na natagpuan niya nang humarap sa kanya ang hipo at ang mga nauuhaw na hayop. Tidalik, ininom mo na ang lahat ng tubig sa kagubatan at wala kang tinira para sa amin. Dapat maibalik ang tubig ng lawa. Totoo ang sinabi ng mga kaibigan mo. Ang isang malaking hipo na tulad ko at ang maliit na ibon, nangangailangan din kami ng tubig, Tidalik. Ang mga halaman at puno rin, pati mga insekto. Buksan mo ang bibig mo at ibalik ang tubig na inipon mo sa tiyan mo. Kahit nagmakaawa kay Tidalik ang mga hayop sa kagubatan, ayaw niyang ibalik ang naipong tubig sa tiyan niya. Anong gagawin natin? Kung mapapatawan natin siya, baka hindi niya mapigilan at mailabas din niya ang lahat ng tubig. Oo, magandang ideya. Mahilig tumawa si Tidalik. Kumuha ang kuneho ng sombrero at sinimulang aliwin ang palaka. Bagaman natatawa si Tidalik sa kuneho, pinipigilan niya ang sarili na tumawa. Ngayon naman, ang panda ang nagpapalabas. Sumayaw siya ng nakakatawa, kung kaya't nagtawanan ang lahat sa kagubatan. Ngunit hindi tumawa si Tidalik sa sayaw ng panda. Pagkatapos, ang maliit na ardilya naman ang gumuhit ng larawan. Nasasabik na inabangan nila kung ano yun. Nagtawanan ng lahat ng ipakita ng ardilya ang larawang ginuhit niya. Ngunit hindi si Tidalik. Sa huli, gumit na ang higanting hipo, hindi upang magpatawa, kundi upang ipakita ang galit. Malapit na talaga akong magalit, Tidalik. Tumalon-talon sa inis ang higanting hipo, na wari, ginagaya niya ang palaka. Natawa ang mga hayop sa pagtalbog-talbog ng katawan ng hipo. Sa wakas, hindi na nakatiis si Tidalik at natatawa na rin siya sa pinaggagawa ng hipo. Pagtawa niya, lahat ng nainom na tubig ay bumulwak sa lahat ng dako. Bumalik ang lawa sa orihinal nitong estado. Nagsimulang dumaloy ang sapa at maging ang lupa ay nagkatubig din. Habang tumatawa si Tidalik, lumiliit naman ang kanyang tiyan.
Mabuti naman, Tidalik. Hindi mo kami hinayaang mauhaw. Kukak! Wala ka ng malaking tiyan! Pwede ka na ulit tumalon-talon sa mga dahon! Oh! Naimpatyo ang tiyan ko. Ngayon ay maginhawa na ako. Kukak, kukak! Sa susunod na mauuhaw ka, isipin mo rin ang iba, hindi lang ang sarili mo, Tidalik. Ang bawat isa sa kagubatang ito ay nangangailangan ng tubig. Tulad ko, kailangan ko ng maligo. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Tama nga kayo, mga kaibigan ko. Koka. Masayang masaya silang lahat na nagkaroon na uli ng tubig. Dahil ang tubig ang pinakamahalagang bahagi ng kagubatan. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa Kakahuyan, masayang naninirahan ng isang magiinang kambing. Ang kukyut ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal ng inang kambing ang kanyang pitong anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Eh, paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa! Ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay. Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami. Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa Kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay, may dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin, nanay! Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya. Kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila. Ikaw ang lobo. Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyo lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila.
at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalawa'y sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa tsimineya. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanting orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Hali kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Nagihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari. At nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay, ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama, at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, sakalang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan. At nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagbangga pang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya, ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasda ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ang ina ng anim na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! 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 Mahal ka namin. Lahat sila ay puno ng kagalakan. Ah, aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahi niya ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, sakalang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad,
Naguumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang! Wala na ang lobo, mabuti nga! Wala na tayong problema! Patay na ang lobo! Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa Kakahuyan.